Sumasakit na ulo mo kakaisip kung mag-i-invest ka ba sa Ultimate Kaiser Health Builder or Kaiser 3-in-1 Investment. Nakikita mo naman na maganda itong savings program, kaya lang di ka pa sigurado. Hindi mo sure kung tama ba yung gagawin mong desisyon, sulit ba ang pag-i-invest mo dito, maibabalik kaya nito ang pera mo, o totoo ba kita ang pera mo dito. Kung ikaw po yung nagtanong sa akin last year or 2 years ago, pero undecided ka pa rin at hindi ka pa rin makapagsimula, panoorin mo muna to bago ka mag-start sa Kaiser Long Term Healthcare mo. Hello Dreamers! Hi everyone! This is Nell Zambrano and in this video, pag-uusapan natin yung mga ilang bagay na dapat mong i-consider na mahalaga bago ka kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Simulan natin sa paano ba nag-work ang Ultimate Kaiser Health Builder. It is a 20-year savings program, pero 7 years ka lang po na mag-i-invest dito, then yung 13 years ay waiting period na. So 7 years plus 13 years, kaya po siya 20 years. Again, 7 years ka lang na mag-i-invest, hindi mo na kailangan mag-invest after that. Ang gagawin mo lang ay mag-aantay ka na mag-mature ang Kaiser plan mo. Take note na during 20 years, hindi po withdrawable ang pera mo kasi ang purpose talaga ng Ultimate Kaiser Health Builder ay healthcare. Or pwede mo rin itong makonsider na retirement plan na magagamit mo pag matanda ka na or after 20 years. Though meron po siyang cash surrender value kung gusto mo isurrender yung policy mo, pero hindi ko yun ma-i-advise kasi napakababa ng ibabalik sa'yo na pera. Kaya talagang bago ka magsimula, siguraduhin mo na tatapusin mo yung 7 years of paying period at willing ka mag-antay ng another 13 years para mag-mature ang plan mo. Dahil mawi-withdraw mo lang yung maturity amount ng Kaiser mo on that 20th year. May iba't ibang plan, depende po yan sa kaya ng budget mo. Yung pinakamababang plan is T45, which is 2,647 monthly po yun. Meron po tayong mode of payment na quarterly, semi-annual, and annual. So, kung gusto mong malaman yung details about it, may ibibigay ko naman yung paraan kung paano ka makakapag-request ng details about Kaiser plan na napili mo. Yung next plan naman is T50, which is 2,841 po monthly. Yung next naman po na plan is T60, which is 3,529 monthly. Then, yung next plan is K75, 4,412 monthly. Then, K100, yung ideal plan ko na nire-recommend namin, which is 5,882 monthly. Tapos, meron pa pong mas mataas na plan. So, kung gusto kong malaman yung mas mataas na plan, yun, mamaya ibibigay ko sa'yo kung paano ka makaka-request ng details about it. Aside pala po sa premium, meron din po tayong 500 pesos na policy fee every year for 7 years. Meron na po ako nagawang video for each Kaiser plan na yan, like yung K45, K50, K60, K75, and K100. Check mo na lang po sa channel ko. Ilalagay ko rin po yung mga link nun sa description box para mabalikan mo para mapanood mo. Ang edad po na pwedeng kumuha ng Kaiser ay from 10 years old hanggang 60 years old. Kung 60 years old ka na po ngayon, mas okay po kung hindi ka po lalagpas ng 60 years old and 6 months. So, pwede pa po tayo mag-try na mag-apply sa Ultimate Kaiser Health Builder. Tapos, meron pong minimum plan depende sa edad. Kung 10 years old to 40 years old ang kukuha, ang minimum plan na pwede mong kunin is K45. Pwede ka sa mas mataas na plan ha, yun na yung minimum plan na pwede mong kunin. Kung yun lang talaga yung pasok sa budget. Tapos kung 41 to 50 ka na ngayon, ang minimum plan po na pwede sa'yo is A60 plan. Okay? Pero pwede ka sa mas mataas na plan. Okay? So kung 51 to 60 years old ka naman na ngayon, ang minimum plan po na pwede mong kunin is K75 plan. Again, yan ang minimum plan, depende sa age, pero pwede ka naman kumuha ng mas mataas na plan like K100 and up. After 1 year po na payment, may mga benefits ka during 7 years na pwede mo magamit. Pero pwede mo rin hindi naman gamitin like free APE, dental benefit, at meron ka din pong annual benefit limit na pwedeng gamitin for hospitalization or confinement. Again, for hospitalization po siya, hindi siya pwede sa magpapa-check up ka, magpapa-consult ka. Okay? Hindi naman required na gamitin yung annual benefit limit. Sino naman gustong ma-confine, di ba?
mas maganda nga na hindi mo magagamit yung annual benefit limit mo for hospitalization kasi pag di mo nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years, merong return of premium or tinatawag na long-term care bonus na equivalent po siya sa 85% ng contract price. Pag i-compute mo yung contract price, that is annual premium times 7 years. Huwag mong i-compute yung monthly premium times 12 tapos times 7, hindi po talaga yung mag-i-equal. So kapag i-compute mo yung contract price, annual premium times 7 years. So guaranteed na ibabalik yung 85% ng contract price kung hindi mo po nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years. Kasi kapag nagamit mo siya kahit isang beses lang, mawawala na po yung long-term care bonus. Dapat ang mindset mo kung kuha ka ng Ultimate Kaiser Health Builder is for future use. Kaya huwag mong isipin na magagamit mo to pag nagkasakit ka, habang naguhulog ka. Kaya importante po na meron kang short-term healthcare or HMO na magagamit mo kung ma-hospital ka. Covered ka rin ng term insurance from first year to 20th year. Pero kung ang age mo ngayon ay between 56 years old to 60 years old, covered ka lang ng term insurance on or before attaining 75 years old. So that is less than 20 years na. Bali po, after mahulugan yung 7 years, pwede ka na mag-request ng Certificate of Full Payment and Visa Card. Marerequest mo yon sa OPMS mo. Actually, pwede na yon i-upload agad sa OPMS mo kapag tapos mo na bayaran. Ano ba yung OPMS? Ito po yung Online Policy Management System. Diyan mo ma-access yung contract mo, yung policy mo, yung schedule of benefits mo, yung payment history, saka yung official receipts mo. Naka-upload na po dyan sa OPMS mo. Since paperless na po ang Kaiser, printable na po lahat ng mga documents na kailangan mo sa OPMS. Pwede ka rin maghulog through your OPMS na. Mag-start na po siyang kumita ng 10% annual health benefit based on your plan na napili mo. Plus, meron po siyang dividends pero in the form of health benefit pa rin na magdedepende po sa takbo ng market na. Yung detailed computation po ay makikita mo sa video na ginawa ko for each plan. Pero pwede ka mag-request sa akin ng free quotation para mapag-aralan mo. Kung nakita mo po yung Kaiser through my channel, at sa akin mo po nalaman yung Kaiser. Pero kung meron po nag-share sa iyo ng video na to, sa kanya ka po mag-request ng free quotation para mag-guide ka po niya at mapag-aralan niyo po yung plan na gusto mong kunin. Siyempre po, wala namang investment na mangangako sa inyo na guaranteed na rate of return. Basta ang sigurado po ako, mas malaki ang interest nito kaysa sa banko mo lang isisave ang pera mo. Pwede mo pong gayahin yung ginagawa ko ngayon tulad ng ginawa ko sa Kaiser plan ko. Hinahayaan ko lang po ngayon na kumita siya. Then, iti-check ko na lang po pag nag-mature na yung plan ko. Tapos saka na lang ako magde-decide kung i-withdraw ko yung investment ko sa Kaiser. What if naman mawalan ka ng source of income, like mawalan ka ng trabaho, tapos hindi ka na makahulog ng monthly premium mo, or quarterly, or semi-annual, or annual, ano naman mangyayari sa nahulog mo? Meron ka pong 30 days na grace period para hindi po mag-lapse ang Kaiser mo. Pag nag-lapse na po siya, like lumagpas ka na sa 30 days, hindi mo pa rin nahuhulugan, ibig sabihin lang po noon, magiging inactive ang plan mo. At syempre, hindi rin naka-enforce yung health insurance mo and term insurance. Mawawala ba yung nahulog mo sa Kaiser? Hindi po. Meron ka pong 2 years from the last due date na di ka nakahulog para ma-reinstate mo yung Kaiser plan mo. Huwag mo pong hayaan na maging lapse for 2 years para di po ma-terminate ang Kaiser plan mo, para di masayang yung mga nahulog mo ng ilang taon or ng ilang buwan. Kaya siguraduhin mo po at sikapin mo po na matapos mo itong hulugan ng 7 years. So once nag-mature na yung Kaiser plan mo, meaning on the 20th year na, ayan, nasa sa'yo na kung i-withdraw mo yung investment mo sa Kaiser. Pwede mo namang i-stay lang yung pera mo sa Kaiser or yung investment mo sa Kaiser kung nakikita mo naman na maganda yung earning, mataas yung interest, malaki yung naging kita at di mo pa naman gagamitin yung pera. Bali, 4 na parts ang matatanggap mo upon maturity. Una, guaranteed na makakatanggap ka ng maturity benefit, which is depende po yun sa plan na kinuha mo. So, halimbawa, K45 plan, 45,000 po yung maturity benefit. Kung K50 naman, 50,000 yung maturity benefit, and so on. Pangalawa, guaranteed din po yung long-term care bonus, which is 85% return of premium or 85% ng contract price,
kung di mo nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years. Pero kung nagamit mo, syempre hindi yung guaranteed. Pangatlo na matatanggap mo is yung accumulated unused health benefit. And pang-apat na matatanggap mo is yung accumulated unused health bonus na magdedepende po sa takbo ng market. Kung gusto mo malaman yung details niyan, pwede ka po mag-request sa person na nag-share po sa iyo ng video na to, or kung nakita mo po sa channel ko yung Ultimate Kaiser Health Builder, pwede ka po mag-request sa akin. Ilalagay ko po yung link sa description box or sa comment below kung saan ka po pwede mag-request ng free quotation. Naiintindihan ko naman po kung saan nanggagaling yung tanong na yan. Kahit ako din naman, bago po ako kumuha ng Kaiser, pinag-isipan ko pong mabuti kung legit ba ito. Pinag-aralan at pinag-isipan ko pong maigi bago po ako kumuha at sinigurado ko na legit ito. Ang Kaiser International Health Group Incorporated ang nag-o-offer po ng Ultimate Kaiser Health Builder na registered po siya sa SEC as HMO Company. So, hindi po ito tulad ng pre-need plan or forex or mutual fund or insurance. Though, mga legit naman po yan na investment. HMO po ito. Alam din natin na health insurance ay basic need na natin. So, kung basic need po siya, ibig sabihin po, in demand siya. Diba? Pangangailangan kasi siya ng tao. Aside pa doon, regulated and monitored po ang mga HMO company ng SEC, Insurance Commission, and DOH. And then ako mismo, na-observe ko sa mga naging clients ko na naka-claim po sila from Kaiser kasi po namatay yung mismong client po. Tapos March 2020, unfortunately po, nagkasakit ang tatay ko. At ayun po, nagamit namin yung accumulated health benefit limit niya. And that time is pang 8th year na. Nakita ko naman na legit kasi in-honor naman po ng ospital yung Kaiser card na pinakita namin kung saan po na-confine ang tatay ko. Kinuha ko din po kasi siya ng Kaiser noon na ngayon po ay nag-aantay na lang din po kami na mag-mature. Ilalagay ko po dito sa screen yung link kung saan mo po pwedeng ma-check yung mga accredited hospitals and clinics para po makasigurado ka. Madalas po kasi ang mga nakakapanood ng video ko ay mga OFW. Yes po, merong e-application ng Ultimate Kaiser Health Builder. Kaya pwede ka mag-apply online, and since health insurance naman po ito, pwede ka mag-sign online at kahit nasa ibang bansa ka. Dahil hindi naman po ito life insurance. Rider lang naman yung life insurance benefit nito. Meron akong video na ginawa paano ka mag-apply online. Check mo tong video na to kung gusto mong mag-apply na. Kaya ako, ito yung unang savings program na sinimulan ko noong 27 years old ako dahil 3-in-1 na ito. Pwede mo siyang magamit as healthcare, covered ka ng term insurance, then investment na rin for retirement kung dito naman magiging sakitin. Kung sakaling balak mong kumuha ng Ultimate Kaiser Health Builder, dapat ang mindset mo dito ay mas may enjoy mo ang benefits nito upon maturity at huwag mo masyadong isipin na magagamit mo ito during waiting period or during paying period as healthcare dahil mas maganda po itong retirement plan. Tapos ang maganda pa, covered ka ng term insurance for 20 years. Kung may extra ka, pwede ka naman kumuha pa ng separate na life insurance para madagdagan po ang insurance coverage mo tulad ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga maiaalis sa inyo na magduda kayo kasi hindi ko naman po alam kung ano po yung pinagdaanan nyo before or baka naka-experience na kayo na maloko, pero hindi naman po lahat ng investment ay hindi legit. Basta too good to be true ang isang investment, ayan, pag-isipan mo po, pagsasabihin sa'yo na double your money after 2 months, yan, pag-isipan mo po yun. Pero I don't think ang Ultimate Kaiser Health Builder is masyadong too good to be true. Kung nakatulong sa iyo ang video ko na to, make sure to like, comment below, and share it para madami ang makakita nitong video. I personally congratulate you for taking the first step towards your goal na magkaroon ng time and financial freedom by watching this video. Next, sa panoorin mo itong video na to na ginawa ko kung saan in-explain ko po yung pros and cons ng Ultimate Kaiser Health Builder. I hope nakatulong itong video ko sa'yo. Pwede kang mag-request ng free quotation sa akin para mapag-aralan mo kung mabuti bago ka kumuha ng Kaiser 3-in-1 investment. Check mo yung link sa description box or sa comment below kung saan ka po pwede mag-request ng quotation. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in our next video.